Gusto ko nga bang gumawa ng video? Vloggers News? Or yung mga idol na Vloggers News na gusto ko? Pananap, this is Rick, your boy, here again for another vlog. But before everything else, here's my advertisement for you guys. Here, sa naghahanap ng vape shop dito sa Cagayan de Oro City, we have All My Vape Shop available here on Tumasako 16. Upon entry sa vape shop, no tambay, no vaping, no face mask, no entry. And before kayo mag-transaction, and after transaction, may alcohol provided doon sa counter. And now, you can have your recoil, recotton, e-juices, another mod, and another atomizer if you wanna buy. And guys, it's available there at the Oh My Bay. And see you there. And here, next, with the Yellow Garage, sa mga tao nang hanap ka kung saan sila makapag-ayos ng sasakyan nila or maghanap ng auto restoration na garage, dito na kayo sa Yellow Garage. Here, dito sa description, yung Facebook page niya at saka din sa kay Oh My Vape, nandito rin sa description. And guys, if gusto niyo ng good quality with a good price, dito na kayo sa Yellow Garage. And guys, dito na tayo sa content natin. Let's go! So, dito na tayo sa balita kong idol vlogger na sila Team Payaman at saka si Mayor TV. So, sa balitang Team Payaman, nandito na ngayon ang bagong release ni Kong TV na si Daropile. Daropile? Wow, that's cool. Daropile. So, ang nangyari ngayon, tingnan nyo. Kapag hindi nyo tinapos kasi, kapag skip ng skip kayo, mawawala yung opportunity Mawawala yung sana na magiging millionaire mindset mo. Na magiging isang editor ni Kong TV. Wow, that's cool. So, ako, natapos ko. At ito ang napala ko. Tingin kayo. Nagawa mong umabot dito sa bandang dulo ng vlog na to, congratulations, dahil napakahaba niya mga unreleased content natin. And by the way, naghahanap ulit kami ni Josh Pint ng bagong editor. And lahat ng details tungkol dito, panoorin niyo na lang. Siya ang mamimili kung sino ang magiging the next editor dito sa Team Payaman. Dahil ako nangangailangan pa ako ng another editor dahil marami ang future contents na pinaplano na hindi na talaga kakayanin ni Josh Pint, so kailangan niya na ng tulong. Kailangan kung may kakapiran dito. Kailangan kaya yung dalawa ni Kong TV. Yes, kailangan yung may kaakibat na sa buhay ng pagdating sa editing. And yun, kung nagustuhan niyo itong video na ito at gusto niyo mag-release pa kami next month, actually, may hindi pa nasawa. Boss Josh Pint! Sabi pa lang ni Boss Kong, si Boss Josh Pint lang bahala. So why not? Boss Josh Pint, ano ba yung detalye mo? Updated ako sa vlog mo at content. Yung latest release nga niya lang is yung ang paglilinis. And part sa lesson na nalaman ko doon is kapag naglinis ka, you'll find the hidden treasures. Wait na ako na sa update nila or baka makita nila itong vlog ko. Ako gusto kong mag-apply bilang estudyante mo. Bilang ikaw magiging sensei ko, Boss Josh Pint. Sa pag-edit. I'm good at editing, mostly basic, and have a great voice. Great voice. Yun ba? Great bit. And yes, and easy to learn. Gusto ko mag-learn. Starstruck ako, actually. Feel ko na face-to-face ako. Bakit kasi, napaganan pa yung kamay niya. Sige, halay ka dito sa Team Payaman. Sure. So, yun yung gusto ko. Baka naman, ma-apply ako. Kaso lang, nandito lang ako sa Cagayan de Oro. But then, hoping na maka-apply din sa Team Payaman na bilang isang editor. Hindi ko alam kung makita nila ito. Tag ko na lang sila. And hopefully na makuha ka. At ito na naman, guys. Kung nagtataka kayo, ano na nangyari sa Content Wars? Yan yung problema kasi hindi nyo itinatapos yung whole video kasali yung description dun below. So, guys, all you need to do is click the description, show more, makikita nyo yung details kung anong mangyari sa content wars nila.
with a genre na anime. So, supposedly 4 days yun sa last release nila na in-announce yung content wars. So, nangyari, nagka-problema si Boss King. They need to adjust it a bit hanggat sa maging okay na si Boss King. And then, there we go ahead na... So, yun na nga, this coming June, lalabas yung content wars ng Team Payaman. So, abangan nyo guys. And then, next, balitang Boss King tayo. Now, ang nangyari kasi, kapag hindi ka tumingin sa kanyang latest vlog, eh, tangang-tanga ka talaga. Hindi mo alam ano yung totoong balita. Hindi yun show. So, ang tunay na nangyari, which is yung title ng latest vlog niya, yun yung dapat yung tingnan. At saka, yung mahal ko, na ginawa nilang in reality, yung latest trend na chat na, it's a prank! So, yun yung sinasabi ko. Hindi po stroke yung nangyari kay Boss King. It's Bell's palsy, which is very treatable through therapy. So, meron siya personal therapist. And, yun nga, si Cards. And dun yun ang malalaman sa vlog niya kung bakit Cards. And then, so nagtataka ngayon kay Mayor TV kung saan na ba siya. Eh, huwag na kayong magtaka kung bakit. Kasi, hindi siya single eh. Isa siyang asawa. Isa siyang anak. At may anak. And he needs to take care of that. Kasi yung sumikat siya na marami siyang blessings, may billboard siya, ganun. Makikita mo lahat. So, yun nangyari kay Mayor. Nakalimutan niya yung kanyang sarili sa kanya, para sa kanyang pamilya. Eh, puros dun lang sa YouTube yung nangyari sa kanya. So, may side effect din na makalimutan din niya yung si vlog. But now, binabalance din niya. No. Yes, so sa nakikita nyo ngayon, ito yung latest vlog. Dahil marami ng bagong subscribers ay magpapakilala ako dito sa video na to. Pati yung mga matagal lang kurap ay magugulat kayo sa mga malalaman nyo dito sa video na to. Sasagutin ko yung mga tanong na, ano nga ba ang connection ko kay Kong TV at sa Team Payaman? Nakapag-collab na ba kami ni Michael V? Pati yung tanong na, bakit hindi na ako nagbe-bake sa mga video ko? Pero bago ko sagutin yan, hayaan nyo magpakilala po muna ako. Ako po si Mayor TV, at ang totoo kong pangalan ay... So, need to watch his vlog, and kahit once lang kami nakita ni Mayor TV, starstruck ako nun. And nandito din sa description yung video namin ni Mayor TV na na-starstruck ako. And nabubulol ako. Oh no! Hindi yan COVID. Diyan COVID. So yun nga guys, ang balita kong TV, yung balita kong idol vlogger na Team Payaman at saka kay Mayor TV. And now dito tayo sa balitang Cagayan de Oro City. So sa mga nangyari ngayon dito sa Cagayan de Oro City is nagtaka na yung iba. Ha? Parang normal na. Ha? Ano nangyari? Wala na silang precaution. Hello guys, we're now applying to the new normal. Kasi this June 1, or baka June 1 na ito ma-upload. June 1 na nga ngayon eh. So this June 1, in effect na yung MGCQ protocols. At saka with applying to the new normal, which is this one. Okay, so needed pa rin yung mag-mask. Needed pa rin yung precautions lahat. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin tayong cure sa COVID-19. Wala pa tayong vaccine. Nara. So, ang dapat lang natin gawin is we need to prevent. Still prevent. And kung pwede pa nga yung mga minor de edad, hindi pa pwede maglakwatsa, maglabas, mag-chita, mag-beach, wag. Kasi may local transmission tayo. At yun ay makadala ng peligro sa buhay mo. Eh, ayaw niyo yun eh, diba? So, we need to be very safe. And ngayon, at this time, next part is we need to be very careful. In effect pa rin yung curfew natin from 9 p.m. to 5 a.m. And hopefully guys, sa nakikita niyo ngayon, sa Divisoria, Cogon, at saka sa ano pang street ng Cagayan de Oro City, parang normal na talaga. Pero wala tayong magawa dyan because we need to keep everything rolling. Kasi if we don't, everyone will lose. And it's going to be a struggle for the people here. But then, we need to carry these precautions. Okay? Because prevention is the best cure. Kasi mahirap na eh. And hopefully sa mga tao, huwag niyong kalimutan
na mag-face mask. Kahit labas na kayo punta ng tindahan, face mask pa rin. Kasi hindi natin alam kung sino may COVID-19. Hindi yung parang nasa Sims lang na may COVID ako, yan. So, hindi. It's not like that. We need to be very preventive lang talaga. Kasi we will never know kanino naggaling yung COVID. Baka magkalat lalo. Lalo ito yung maghirap. Hindi lang kami, hindi lang siya, kundi tayo lahat apektado. Okay? So, as of now, step by step, nabubuhay na lahat ng mga business dito. And hopefully, walang magmatigas na ulo. Okay? So, that's all guys. God bless. Please subscribe to my channel. Share, hit the like button, and the bell icon there. Hopefully guys, umabot ako sa 1,000 subscribers and 4,000 hours of views sa vlog ko. So, thank you so much sa mga tumitingin and nag-aabang. And hopefully, you enjoyed my video and it was helpful a bit, kahit a bit. So guys, thank you. Babush!